si Didi. Si Didi. Okay, parin Toys, pakilala muna natin, Brad. Okay. For the start of diversity, Helheim is going to be Boom on the show. What as the Hayabusa, Paragon will be the carry Deviant. As the Minotaur and King will be the Esmeralda. Geek Fam Fix as the carry Granger. Shorn as the Grock. Oh, too easy for Jeff. Too easy for Jeff P. Para naman dito sa ganun kacha, Dominus as the Selena and Ripo as the Terizla. Tinan mo yung ginawa dito nila Terizla ni Gatot. Kinot nila yung lane. They went for the easy invade. They know that they can fight this, pero Jeff P. Yes. Medyo nasa gitna siya ng lahat, but right now, this is bad for the side of Diversity Helheim. Wow. They might get two kills here, pero grabe. Boom! With the flicker out, Shorn, gusto pa ba lumabad? Naku, Torse, no? Pinapakuran lang talaga nila, mga tanod! Naku, Torse, no? Kagaya ng sinabi mo kanina, ganito nga yung gusto, actually, ng Geek Fam, which is actually dapat ginagawa ng Diversity Helheim nung mga group stages at nung game kanina. Ngayon, with the help of the Grock and the Terizla, parang ang weird eh, kasi Grock napakakunat, Terizla, ang lakas din ng sustain, ang sakit pa ng damage, may kasama ka pang Gatot Kacha na nang babox out. Yung damage output niyang tatlong yan, grabe kayang pumatay ng isa, Quetters. And ngayon pa lang na nasabi ko na, yung lamang dito ng Geek Fam sobrang taas, dalawang crab ko yung nakuha nila. Wow. Walang buff yung ibang tao dito on the side of Diversity Helheim kasi pinagnanakaw dito lahat ng Geek Fam. Dalawang crab coin, 600 pesos din yun. At meron pa silang buff dun sa taas. Grabe, kinuha na nila lahat. Lahat-lahat para dito walang sa Diversity. Inyo. Walang inyo. First 2 minutes ng laro. Grabe, ladies and gentlemen. And again, Grock wins games. Highest ban rate actually para dito sa ating tournament ngayon. Hindi lang ngayong tournament, kahit nung mga nakaraang tournament pa. Of course, guys, mind you lang, ang Kufra po ay nakaban all throughout the tournament. So, sino pa bang pipiliin mo? The best there is, the Grock, Kuya Ters. Oh. The Grock. The people's champ. The people's champ. Everyone in between, doesn't matter. Abyssal Arrows, and this is how they get objective. Oh, nga. With the idea na threatened lagi yung kalaban na pumasok dahil may Abyssal Arrow na pwede bigla tumama sa'yo. Kagaya niyan, tumama na nga dito. Pumasok pa dito ang entrance. Paring too easy. Joe will fall down. Na-reset dito ang turtle, but they will just go for it as a Paragon. Carry for Diversity Helheim is just pushing out the top lane. What will go for the Quad Shadow? Pero mukhang biten dahil nga may pana doon. Tumama pa yung huling death sonata ni Kuya Granger. Fix will get the last hit. Mistimed yung Hayabusa retribution doon kung nakita mo. There was a sliver of HP na naiwan para doon sa turtle. And that was a steal na hindi talaga magandang gawin mo pa kasi correct. Binigay mo na yung turtle, nagbigay ka pa ng isang kill. Yun na nga ang mahirap dun eh. So talagang ang tawag dito, Kuya Ters, sakal na sakal. Sakal na sakal na ang Diversity Helheim dahil talagang wala ding ma-farm si Paring Watt. Tignan mo, nira-rhapsody lang ni Kuya Fix, the Bohemian Rhapsody, pero ang tawag dito, Malaysian Rhapsody, Kuya Ters. Goes for the rondo, papasok siya dito. Oh, binasag niya na lang yung tore. Dumapon na lang. Basag na lang, basag swasag. First skill on the side of Diversity Helheim, pero it wouldn't really matter. Look at the net worth right now. It's only 3 minutes in. Uh-huh. 3K gold lead, almost, on the side of Geek Fam. Napakaaga, 3K ilang samgyup yan, Kuya Ters. Mga... Magkano ba sa amkip ngayon? Hindi ko alam. Basta yan. 400-500. Napakadami. Oy! Oh! Oy! Pinatay yung 99.9% ng germs. Speaking of Samgyup, yung baka, walang natamaan dito. Shorn, tumatakbo, tumidikit. Dikit lang sa pader. Wall to wall. Galawang Chris Brown dito. Oh! Dito. The spear! Tinamaan ang apat. Tamang shoot po dito si Paring Boom. Pero wala na siya magagawa. Alang si Dominus. Ang tatapos sa kanyang buhay. 1-7, 4 minutes ang ating laro. Kuya Ters, tama na ba ang prediction ni Kuya Doggy? Ito na ba ang for the first time in forever natatama siya? Kumampis atin eh. Pwede naman. Pwede naman. But yeah, I mean, kitang-kita naman talaga in terms of drafting, the capability to cut, the capability to secure the objectives, it's all on their side. Yes. Looking at Diversity Helheim, kung ako sasabihan mo ngayon kung makakabawi pa ba sila dito, there is a slim chance. May palag. Oh! Well, tagasalita pa ako, may pinatay na naman sila. Ang weird din kasi, Kuya Ters, from afar, long distance, kayang-kaya na kagad silang ma-burst. Bakit? Too easy for Jeff V. Ultimate, samahan mo pa ng ultimate ni Fix.
what ang pwedeng gawin ng diversity LM dito, abangan nila yung ultimate na yun and maghiwa-hiwalay sila. Bakit? Ano ba gusto ng isang Granger? Gusto niya na tabi-tabi lahat ng kalaban niya para sumot lahat ng Death Sonata, paring Thirst. Pero alam mo, isa din sa mga kailangan natin isipin dito yung composition ng diversity Helheim. Kailangan humabol ni Watt. Kailangan humabol ng carry. Correct. So that means, it's more time to farm. Paragon dito, he can't really do anything against a Croc. Croc dapat yung kina-counter niya dito, not the other way around. Yun na nga, eh, medyo bitin pa kasi yung item nila dito. Again, guys, it's a matter of rotation. So mga XP, yung mga gold na dapat nakuha sana ng DH ay ninakaw ng Geek Fam dito dahil dito sa tatlong bouncer nila. Yung Grok, si Shorn, si Gatot Kacha, si Too Easy, at saka si paring Terizla na si paring Repo. Ngayon, si Shorn ang gusto nila, pero si Shorn, another standing ovation! Inayuan ang lahat! Here comes the entrance! May nahuli doon! King will actually get caught, pero wala silang pakialam. Minotaur dito na block. He doesn't have the jump. At hindi niya magkaya mag-over the back! Oh! Here comes the burst! Pinana at binaril! Everything in between, mga kaibigan, lahat na bato sa kanya doon. Nagme-make sense, Kuya Thursday, yung sinabi natin kanina, hindi pala si Too Easy yung mag-initiate. Yung 3-second arrow, tatlong segundo, tatlong bala din ang tatama sa'yo. Oo, oh, tatlong segundo, man. Walang mali siya. Walang mali siya. Ganun na ganun eh, kasi sakto pala yun sa Granger, kasi yung range nung dalawang noon, parang same lang. So, for the lineup to diversity Helheim, they need to be very careful sa kanilang positioning dahil this kung hindi, mapapana lang sila. Na gusto nila. That is a narrow space. Abyssal arrow will connect. Ito na yung sinasabi natin na narrow space. Hindi yan yung ideal spot para nalabanan ng isang Grok, labanan ng isang Selena. Kasi mas madali kayong tamaan sa mga spots na yan. Yun they na need to be smart in picking their fights kasi sa totoo lang, diversity Helheim, unti-unti na nawawala yung game sa inyo at yung MSC chance nyo. Ito na mahirap. Look at the experience graph. Ladies and gentlemen, kulay pula. Pag mapula ang ibig sabihin niyan sa Pilipinas, gera. Gusto ng Geek Fam gumera dito. At pinapatunayan lang nila na hindi pa kami uuwi. Sayang yung hotel. Maraming salamat pala sa Novo Hotel. Tama lang. Nagagamit pa rin naman nila yun. Ano yun? Porque talo, hindi mo napapatulugin. Pwede naman. Oh, pero eto. Paragon ninarangan. Oh! Tinamaan ng germs, creators! Oh, 1-1 is lang, easy lang. Their turtle has been slain. Nako. Seven Seas will go to the Terizla. Dalawa na sila naka Seven Seas dito. Granger, namely Granger, Terizla. Right now, what? Still wants that tower. Dapat kanina pa nawala yan. Ang hirap. Dapat kanina pa niya natanggal yan. Ang hirap, creators. Kumbaga yung ninja dito, parang season 1 pa lang ng Naruto. Oh. Tinan mo, tinatoyan lang siya ng bato. Paano mo? Oy, in-spear! Grabe oh, na! What? Oh, ah! Napakalibutan ka na na! Wala! Nakamalepic roar ba yung crack? Ayan ang ano, pare, ang... Ayan ang ano, yan ang... ayan ang ninjang na corner. Si Kuya Watt, ladies and gentlemen. Hindi ata. Nakamalepic. Ah, napakalepic na, makamalepic roar din niya. Sabi niya, oh, yung isang tropa ko may baril, naingit ako, ako din. Grabe, no? Grok fighter? Daba na! Kasi wala na rin naman makakaabol sa kanila in terms of damage output. Yung carry ngayon medyo mas ano pa. So ang sakit clumose line yan. Mahirap pa sa pool. Mahirap talaga. Life is hard para kay Paragon dito, ladies and gentlemen. 1:16, 9 minutes in. Berserker's Fury also is now online for the Granger. And man, Shorn win. Hindi na si Sherwin ang Shorwin. Oo, si Shorn. Si Shorn win na. Si Shorn win na, ladies and gentlemen. Tingnan mo, tinatayuan lang. Parang hindi nag-ML. Grabe. You can never ever win an ML game na nandyan ka sa tower nyo at niyayakap mo yan. Grabe, ladies and gentlemen, Shorn. Yung laki ng katawan niya dito parang si Eruption eh. Oo. Ganun na, oh, grabe naman yon, mega kill. Coming out from Domino's, Shorn, the ultimate box out player. It is my machine, and this might be the beginning of the end. Right now, Repo on the back lines, Deviant Dito, and Esmeralda King will actually get away. Pero, they're just delaying the inevitable. Kung hindi sila gagawa ng isang malaking play dito, mananalo at mananalo yung Geek Fam. Wow! You wouldn't want that if you're on the side of Diversity Helheim. Tama ka, Kuya Thurs. Diversity Helheim, nagdadasal na, kumakapit na lang,
sa kanilang mga wire ng kanilang mga smartphone. Oo. Paring Thirst, paano ka makaka-comeback sa ganitong sitwasyon kung ang kalaban mo tinatayuan ka na lang? Disrespect! The disrespect is real, Withers. Oracle, ang pumunta dito kaya Grock, he knows that the Esmeralda is the only one who can kill, is the only one na makakapatay sa kanya dito. And, yeah, I mean, nasa tama yung items din niya. Yes. Ang hirap nito, men. Wing of the Apocalypse Queen pa si Repo. Best item, actually, ladies and gentlemen, for the Terizla. Maganda rin kasi yan with his passive na parang same nagpo-proc. Ngayon, 18-1, 17 kills ang lamang. Ilang tres ang basketball ang kailangan mo dyan, maring tres? Ano, bale, ano? Lagpas 10. Nasa ganun. Oo, parang ganun. Di ako magaling sa mat, kaya nga parang dito ako eh. Parang ganun, ladies and gentlemen, eto na. Geek Fam, they want to end this. Here comes the kick coming up from Boom. Sino mahuli dito? Si 2EZ na mumula ng onte, pero naka-cancel dito yung Minimum Fury. Nako, the barrel this is on us. This is a done deal. The spear mula kay Sean ang naging real deal para dito sa game, ladies and gentlemen. 12 minutes in, Geek Fam. Pinamahan pa si Karin. Nako po, hindi ka talaga abutin. Hindi ka talaga abutin talaga. It's not going in. Watch it, I meet your captain. Yun na nga, malay mo, malay natin lahat, Malaysia! Geek Fam! Ang unang nanalo, eliminating Diversity HELHEIM! And as much as I want to